Sampung pinakadelikadong aso sa mundo na dapat ay hindi mo alagaan. Ano-ano kaya ito? Sa mundo ay maraming alagang aso. Kaya naman, hindi tayo nakasisigurado kung delikado ba ang ating inaalagaan na aso. Ang ibang tao ay pinapasaksakan agad ng anti-rabies ang kanilang mga alaga upang makasigurado na hindi magiging problema ang mga pagkagat nito. Pero ngayon, tatalakayan natin ang 10 delikadong aso na nag-exist sa mundo. Pero bago yan, kung ikaw nga pala ay dog lover o isa sa dog lover, ay ilike mo na ang video ito o content na ito. At kung gusto mo naman yung mga ganitong content na may bagong aral na matututunan, ay isubscribe mo na yan. At i-hit mo na rin ang notification bell natin dyan sa gilid kung manonify kung may bago tayong uploads. So tara, let's start! Number 10, Boxer Dog. Sa pangalan pa lang, alamani Pacquiao na, dejawang. Ang Boxer Dog ay tinaguri ang isa sa delikadong aso sa mundo. Ang Boxer Dogs ay may katangian na matapang, matalino at marami pang iba. Makikita mo ang Boxer Dogs na alaga ng mga pulis minsan. Kasi ang Boxer Dog sa kanila ay nakatutulong sa operasyon na kanilang isinasagawa. Kasi sa kanila, ang Boxer Dogs ay isa sa mahirap na alagaan sa mundo, ngunit matalino ito. Kaya nasabing sobrang delikado ang asong ito ay dahil sa kalakasan nitong pagkagat. At kailangan nito ng mabuting pag-aalaga upang hindi magbago ang kanyang ugali. Number 9, Pitbull. Ang Pitbull ay kilalang kilala na aso sa buong mundo. Bukod sa nakakatakot na itsura nito, ang Pitbull din ay sobrang lakas na aso na minsan pa nga ay nauuwi sa mga disgrasya. Ang Pitbull ay kilala ng mga tao bilang aso na napakatalino din. Ang Pitbull ay kailangan din ng mabuting pag-aalaga na kapag nitrato mo o lagi mo siyang pinapagalitan ay pwedeng magbago ang kanyang pag-uugali o pag-ugali ng asong katulad nito. Pwede silang mangagat o maging delikado. Minsan, ang asong ito ay napagkakamalang halimaw dahil sa laki at malaking boses ng pagtahol. Bukod pa dyan, bihira silang mangagat. Depende na lang sa pag-aalaga. Kilala din ang Pitbull sa pakikipaglaban sa kapwa nito aso. Ngunit ipinagbawal ito. Number 8, Doberman Pinscher. Ang Doberman ay kilala natin sa pagiging maitim na aso o itim na kulay na aso. Ngunit, hindi ito adlang upang matakot ka sa kanya. Ang Doberman Pinscher ay may malinaw na mata at malayong pangtingin. Kaya naman, mabilis silang makakita ng paparating na kalaban mula sa malayo. Ginagamit din ng mga pulis ang asong ito sa operasyon ng mga pulis upang mapabilis ang paghuli sa kalaban nila. Alam ko na mukhang normal na aso lamang siya dahil sa kanyang laki. Ang asong ito ay may kakaibang talino. Kaya naman, marami rin ang gustong mag-alaga nito. Ngunit, delikado rin ito. O ang asong ito. Dahil minsan ay nababaling ang kanyang galit sa trainer o nag-aalaga. Kaya dapat tutukan ang asong ito ng maigi. Number 7, German Shepherd. Ang German Shepherd ay isa sa delikadong aso. Ang German Shepherd ay isa ring matalino na aso. Bukod pa dyan, ang German Shepherd ay mabilis at aktibo din. Nagagamit niya ang kanyang bilis para makatulong sa paghuli ng mga taong may masasamang pakay. Nagagamit niya rin ang kanyang bilis para habulin ang mga may masamang pakay na nagtangkang magnakaw. Ang German Shepherd ay may matibay din na pangangatawan at matutulis ng mga ibin. Kaya dapat kung may isang taong gustong mag-alaga nito, dapat obserbahan niya bawat minuto ang alagang aso gaya ng iba. Ito din ay dapat laging nasa paningin ng tao upang hindi maging agresibo. Number 6, Pero de Presa Canario. Ang asong ito ay kagaya ng Pitbull. May malalakas din na katawan at talino. Ang Pero de Presa ay aso na dapat hindi mawalay sa kanyang amo. Dahil mas delikado ito kumpara sa iba. Ang Pero de Presa ay isang aso na babangis. Pwede mo silang asahan sa pagbabantay ng isang tao na tiyak na kapag may lalapit ay tatahol at ahabulin. Ang asong ito ay sinasabi na kapag nakatayo ang mga tenga ay nagagalit at delikado
Meron naman na nagsasabi na kapag nakababa ang kanilang tenga ay sila ay mahinahon. Pero wala pa itong patunay base sa mga profesional na mga pagdiskubre. Ang aso din ito ay ipinagbabawal sa ibang bansa dahil napaka-agresibo. Number 5, Dogo Argentino. Sa pangalan pa lang, halatang aso na sobrang delikado. Ang mga Dogo Argentino ay mapuputi, matatalino at minsan delikado din. Minsan, na-extra sila sa mga palabas sa television at movie. Ang mga Dogo ay kailangan ng mabuting pag-aalaga o pag-train. Sila kasi ay mababait sa tao, pero pag napabayaan ay sobrang delikado. Ang mga Dogo ay malalakas at may malalaking pangangatawan. Kaya naman, nasali ito sa sobrang delikado na aso sa mundo. Minsan, ang mga asong ito ay makikita mong gumagala sa ibang bansa. Pero kahit ganun, bawal ang pagbababaya ng mga aso sa lansangan dahil sa mga rabies. At pinagbawal na din ang asong ito sa UK dahil sa sobrang tindi ng kanyang rabies. Number 4, Rottweiler. Ang Rottweiler ay isang aso na mabangis na talaga namang mahirap paamuhin. Ang asong ito ay kasama sa mahirap alagaan na aso kasi hindi kaaya-aya ang kanilang mga ugali. Ngunit sila ay may katangian na mabilis, matalino, agresibo at marami pang iba. At ang ipin naman nila ay matibay at mahaba na matalim. Kaya naman, ipinagbabawal ang asong ito sa ibang bansa sa pagiging delikado. Kaya kung mag-aalaga ka ng ganito, payo ko sa'yo pagbong subukan. Number 3, Alaskan Malamute. Ang Alaskan Malamute ay isa rin sa delikadong aso sa buong mundo. Ang Alaskan Malamute ay pwede mong utos-utusan. Kilala din sila sa pagiging asong mabubuti. Kaya nilang magbuhat ng mga bagay tulad ng mga magagaan na bagay na kaya nilang buhatin. Sila ay napakabait, napakasigla at napakabilis. Kaya kung gusto mo mag-alaga ng ganito, kailangan mo ng mabuting pagpapasensya dahil mahirap itong masanay, lalo na't pag malaki na. Kailangan din nila ng mabuting training upang hindi mangagat ng kapwa nila aso at kapwa tao. Number 2, Wolf Hybrid. Ang mga wolf hybrid ay kadalasan mong makikita sa palabas. Ginagamit sila upang extra sa movie upang mapaganda na din. Ang wolf hybrid ay hindi mo masasabi ang kanilang pag-uugali at kilos. Sila ay madaming problema. Sila din ay may matatapang na loob at matutulis na mga pangil at marami pang iba. Kaya naging delikado ang wolf hybrid ay dahil naman sa bilang kada taon na nakakagat nito. Kaya pinagbabawal na din ang pag-aalaga ng mga asong ito kapag wala ka pang experience sa pag-aalaga ng asong kagaya nito. Number 1, St. Bernard. Ang asong ito ay ang asong pinakamalaking aso sa mundo. Ang asong ito ay malalaki at may kakaibang balahibo. Ang St. Bernard ay maaasahan mo sa pagliligtas ng buhay ng tao. Kaya makilala ang asong ito ay dahil sa kanilang kalakihan at pagiging matalino at maaasahan. Matalino sila sa pagpili ng kalaban at hindi. Kaya naman, naging delikado ito ay dahil kapag nawalan ka ng kaunti sa asong ito o hindi ka kilala ay minsan nangangagat ito. Kaya payo ko sa'yo kung mag-aalaga ka rin ito ay mag-ingat ka ng mabuti. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-alaga ng isa sa 10 ito, ay ano ang pipiliin mo? Comment down below. Nagustuhan mo ba ang content na ito? Please like, comment, and subscribe. Ito nga pala ang mga taong nag-shoutout sa atin. Shoutout nga pala kila Lali Insyong, Juni Linji, Kailin Miranda, Don Richulatos at kay Sulen Kids TV na aking nakababatang kapatid. At sa'yo na rin na nanonood, syempre. Please like, comment, and subscribe. May pa nga pala tayong video dyan na tiyak na may kapupulutan pa rin na aral o kalaman. Kaya kung gusto mo ng mga iba pang mga ganitong content ay isubscribe mo na yan. At i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated sa mga uploads natin. At shoutout nga pala sa'yo. Bye ka baby! Please like, comment, and subscribe!